Dami. Okay. Siko magugustuhan nyo na to ngayon. Okay? Tara! Good morning, good afternoon, and good evening, mga kakuripots. Ayan. Royal Clutch. Okay? So, sikat na to. Okay. Ayan. Apat na iba't ibang keyboards. Ayan. So, tara. Alam nyo nang gagawin natin. Unbox natin to isa't isa. Tsaka, typing test natin isa-isa rin. Siyempre, hindi ko kaya apat-apat. Okay? So, tara. Simulan natin sa RK61. Or, kasi meron na to dati sa channel ko, na-unbox ko na to, check out nyo na lang dito. Ihuli na natin to. Unahin natin yung G68 na lang. Okay, ayan. So, tara. Ayan, mabilisan tayo dito. Manual. So, malaman mo na hot swap pag may libreng switches, syempre, red. Keycap and switch puller in one. At saka, type C ba to? Yes, type C. Try mode to eh, di ba? Tama ba? Yun yung sabi ko eh. So, asan yung dangle? Ayan, may dangle dito sa likod. Ayan. So, okay. So, yung likod niya, wala ng mga kickstand. Meron dito BG. Ano yung ibig sabihin ng BG? Bluetooth. Gigahertz. Okay, G. Tagal ko pinag-isipan yon. At saka may on-off button. Button dito sa likod. Ayan. So, may apat na rubber feet lang siya. At saka slanted. Oh! Mukhang may pass-through pa to. Bah! Ayan oh. Kita nyo? May dalawang type A na USB port at saka isang type C. Siguro, pag naka-wired mode ka, ano na rin to, pass-through. So, di ba? So, dahil G68 na nga siya, obviously, 68 keys na. Okay, so, kamusta naman ang 68 keys? Ewan ko, hindi talaga fan ng mga walang function row kasi. So, ayun lang. Mema lang ako. Okay, pero okay lang. Tingnan muna natin yung kung anong klaseng switch siya. Ayan. So, yung keycaps niya, obviously, double shot keycaps. Mukhang ABS. Mukhang, di natin ganun ka-sure, pero mukhang, hindi, mukhang PBT rin ata. Tingnan natin. Ang switches niya is the RK switches. So, eto, specifically, red switch. Try natin hugutin. Aray! Okay, so yung ano niya, PCB niya, supports 5 pins rin. Okay? So, yung itong switch na to, 3 pin lang. Pero yung PCB niya, kaya ang 5 pins. Okay. Buti na lang kasi feel ko standard na yun ngayon. Nakita ko price at 2,200 to. Yung black ah. Yung white mas mahal na sa around 2,400. Medyo malakas ang bentahan nata nito. Tinitingnan ko sa Shopee store. Medyo malakas nata ang bentahan nito. So, lahat ng Royal Clutch actually kasi sikat sila. Pero yun nga para sa ano niya, build quality niya. Alam mo 'yung mabigat, tapos plastic siya pero alam mo 'yun, hindi siya mukhang pipitsuging plastic. Okay? So, nasimet na nila 'yung pangalan nila na sila ang Royal Clutch. Okay na okay sila. So, ayan. At saka hot swap naman siya. So, if ever lang, ha? Hindi ko sinasabi sa sabog ang RK switches. Madaling palitan, di ba? So, power on. Lights, okay lang. For me, hindi mo naman ganun kakailangan talaga yung lights na yan. Okay lang. Ah, hindi ko sinabing wala siyang silbi, pero hindi mo siya ganun kakailangan. Okay? So, may silbi yan, most likely, para sa dilim, di ba? Pero hindi siya ganun katingkad. Okay, so tara. Typing test muna tayo.
Okay, so okay lang siya. Not bad naman yung sounds niya, di ba? Ewan ko. For me, okay naman. Parang naka-loop siya. Tara, tingnan nga natin kung naka-loop. Kasi parang medyo walang ingay yung bakal ng stabs. Yes, yes. Generously loop siya. So, no problem kayo dyan. Okay, so okay naman siya. Depende na nga lang yan minsan kasi sa layout, kung trip nyo yung layout na ganito, 68 keys. So, hindi ko alam kung ilang percent pa to. Hayaan nyo na, pagbigyan nyo na ako. Pero, not bad, not bad. So, alam mo yun, safe na safe ka pag bumibili ka ng RK. For me ah, think of medyo safe. Pero at the same time, syempre, pag safe ka, medyo boring rin. Pero okay lang. Pag gusto mo talaga ng unang keyboard siguro, go for RK, di ba? Okay, tara. Sundan natin ng... ano to? RK71. Puti na red switch rin. So, yung kanina red switch rin. Ngayon, next is... again, another red switch. So, puti naman to ngayon. Ayan. Ayan, para mas magaan to. Ewan ko. Mas magaan siya. Ayan, nandito rin yung manual niya. So, anong kasama niya? May kasama siyang... wow! Okay, gusto ko to. Meron rin siyang kasamang mga switches, apat. Keycap and switch puller. At the same time, meron rin nung USB Type-C cable. So, hindi ko na isama. Ito, parang ito yung paa eh. Di ba? Ewan ko. Oh, parang extra paa. So, kaya ako kinuha. Ayan. So, yung likod niya, ayan, nandito rin yung magnetic eh, no? Oh, hindi naman nalalaglag, pero kasi gumagalaw eh, oh. Nandito rin yung ano niya, anong tawag dito? Dongle, okay. Natatanga na ako. Tapos, curious ako dito, magnetic kasi, may magnets, so may extra feet siya para umakyat. Kung loyal viewer kayo, malaman nyo na, gustong-gusto ko na mas elevated yung keyboard ko. Ayan! Tama ba? O baliktad? Ganyan ba? You know, oh, magnetic siya, oh. Okay lang, may konting galaw, pero hindi mo naman naanuhin yan, eh, oh. Yan, oh, di ba? Ako, mas gusto ko talaga yan. Kahit gano'ng kataas, hindi ko pa natatry. Ayan. Kasi ito kasi, pag ganito talaga, ay, mas hindi maganda yung sounds na ito. Pag tiniping test natin, makikita nyo yung difference nung, ano, G68 at saka itong RK71. So, ayan. Pero, gusto ko to. Okay, ayan. Kakulay niya. Ah, magnetic. Okay siya. Mas gusto ko to. Dahil lang, hindi. Mas gusto ko lang ito. Okay? Pero yung pagdating sa typing sounds, initial impression para mas maingay ito kumpara doon. Okay? So, ayan. Check natin. Kung naka-loop ba to. Actually, mukhang naka-loop naman to. Ay! Meron, pero ewan ko. Hindi siguro ganun ka-consistent rin kasi kahit factory loop, di ba? Tapos RK switches rin. So, ito yung 71 keys. So, may additional dito. From 68 to 71. Ayan. So, nadagdagan ng 3 keys. Minsan feel ko ang crazy na rin. Ang, ano ba? Absurd. Ay! English. Ano ba yan? Na, alam mo yung konting dagdag bawas. Iba na ulit yung keyboard. Pero... oh, kanya-kanyang trip yan. Kanya-kanyang trip. Okay. Tingnan natin kung supported ba ang 5-pin switches rin. Most likely na rin naman. Oo, yes. Parang same lang sila. Pati kulay ng PCB, medyo same na lang rin kasi. Okay, so ngayon, tinetesting ko naman siya. Kasi parang binunot ko yung enter na keycap. Parang ang pangit ng quality. So, chinek ko. Halos same lang rin naman sila. So, hindi ko lang siguro na-feel nung simula. Ewan ko, parang hindi ganun ka-goods yung feeling nung keycaps. Parang anipis, ang gaan. Ewan ko. Or ako lang yung maarte. Diba? Dibali na. Tingnan nyo na lang kung ako ba talaga. Pag nabili nyo na to. Okay, so price at 2,100 pesos. Yun nga, nandyan lang maglalaro yung mga presyo niyan. Okay, so yung G68, magkano nga ba? So, mas mura pa pala to kaysa sa G68 dahil siguro sa USB pass-through. Ewan ko kung USB pass-through ba talaga to. Ayan, kasi may dalawang USB Type-A pa eh, di ba? So, assuming
dalawang USB pass-through. Actually, ngayon lang ako nakakita ng keyboard na may dalawang pass-through. So, G68. Diba? So, ito, single lang. Ito yung pag gusto mong wired mode, nandito sa upper left ng keyboard na to. So, tara, mag-typing test na tayo. Buksan na natin to. Okay. So, dahil medyo maliwanag dito, halos di mo na makita. Okay. Okay lang. Yun nga, mahina nga siya. Dahil puti pa to, lalong hindi mo makita yung, ano, yung ilaw niya. Actually, ang tahimik na itong enter, oh. Oh. Kanya-kanya sa paglulubring kasi. So, okay lang. Build quality is also plasticky. Pero yun nga, may bonus ka nito. Sana lahat nilalagyan nila ng ganito, no? So, ewan ko. Ako mas approve sa akin to. Ewan ko. Pero, okay lang din naman. Ah! Same height lang sila. Ayan o, pati yung pag-tilt, pag naka-ano, kaya hindi ko na-feel dito. Maganda kasi yung ano nito, yung pagka-tilt ba, yung angle niya. So, pag kinabit mo to, uy, meron pa palang ano, mood lighting sa tabi. Ah? RK71. So, pag kinabit mo to, magiging ka-height and ka-angle mo lang tong G68. So, pag wala, ayan, flat na flat kasi siya. Okay, so ayan. Ayun, kaya pala in-include nila to. Kasi mas maganda nga naman parati for me, ah. Pag naka-incline, okay? So, kanya-kanyang trip naman yan, obviously. Personally lang, mas gusto ko na, syempre, may option ka, di ba? Para mas malaki yung mata-target mo. Common sense, di ba? Okay. Tama na kalokohan. Next na tayo. Okay, so ang pangatlong keyboard natin ay ang G. Mali, walang G. RK100 Brown Switch and Color Black. Tara, buksan na kagad to. Para hindi na tumagal ang... Ito, currently, hindi ko nakikita. So, mukhang out of stock na to. Pasensya na guys, medyo late ako. Okay, so ayan. So, anong included sa package niya? Ayan. Apat na switches ulit. Keycap and switch puller. Tapos, USB Type-C to Type-A na cable. Ayan. So, typical. Medyo parehas na lang naman sila. Yung RK71 lang ang may kasamang... Ano? Ayun. Kasi, ito, meron rin siyang kickstand. Okay? Ayan, no? Higpit ah. Actually, mahigpit ah. Oo. Mahigpit yung kickstand niya. Tapos yung dangle nandito sa likod. So, lahat sila meron nung on-off button at saka yung B and G. Kasi tri-mode yung tatlo currently. Yung RK61 lang na hindi ko pa nabubuksan yung dual mode. So, ayan. May apat na rubber feet. Tapos yun nga, may kickstand. So, i-on ko, on, ilalabas ko na yung kickstand para magamit natin agad. Ayan. Kasi... Masama sa kamay natin, sa wrist. Specifically sa wrist. Yung nahihirapan siya. In a long period of time. Ayun! Ito, meron siyang notification lights dito sa baba. Actually, feel ko makakatulong yan. Kasi, itong mga to wala eh, no?
Pero may mood lighting naman si RK71. Ewan ko, so kanya-kanya yan. Ikaw, kayo. Basta pinapakita ko lang kung anong... ano? Unboxing experience sa kanya. Lahat naman sila, meron ring Royal Clutch na logo dito sa lower right. So, ayan. Ah! Same! Itong RK100, meron natang dalawang USB pass-through. Okay, ayan. Kita nyo sa taas. Ayan, no? Sa gitna, yung Type-C. Hindi naman switch to. Gamit ko yung switch folder. Ano ba yan? Masira yung keycaps. So, RK Brown switches. Malamang. Okay, so same na color yung PCB niya. 5-pin, color blue yung PCB niya. Pag daan-daan mong pinipindot ang tactile, mafe-feel mo yung bump. Pero, tumansik pa yung laway ko. Pero, pag medyo mabilis, halos hindi masyado ramdam. Nungon ko, tingnan natin sa typing test natin, okay? So, may lube naman. Yes, mukhang pare-parehas na rin naman yan. Feel ko standard na yan. May lube. Tapos, double shot keycaps. Okay. On. Ayan. So, medyo may iba talaga sa kanya. Ewan ko, mas gusto ko talaga may notification lights. Ayan, no? So, yung caps lock, on, off. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. So, makikita nyo rin pag lobat na siya. Tsaka, kung anong ginagamit nyo. So, ngayon naka-G siya. Ano siya? Duh. 2.4 GHz mode. So, numpad. Ayan. On, off rin. Ayan. Mas, ewan ko, usability-wise, mas gusto ko yung mga ganyan. Yung kompleto. Kaya, mas into bigger keyboards ako. Okay? So, tara. Typing test. Ayan, so kamusta naman? Hindi ko talaga masyado, may iba talaga sa kanya, pero alam mo yung minsan pag nagta-type ka na or pag naglalaro ka na, hindi mo na gano'n napapansin na may tactile bump pa. So, ewan ko, kaya minsan mas gusto ko na rin talaga ang linear. Hindi pala minsan, linear person talaga ako. So, ayun, kasi medyo hindi ko nakikita talaga yung iba. Pag, alam mo yun, pag game on ka na, iba, wala na eh. Wala na talagang. Tutok ka na lang sa laro eh, di ba? So, ewan ko, kanya-kanya nga yan. Tulad na sinabi ko. Lahat tayo, may kanya-kanyang preference. So, magkano ba to? Currently out of stock. Ayan. So, nakita ko na. Nasa around 2,400 pesos siya. So, gets ko kung bakit siya out of stock. Kasi, feel ko, pag hindi mo ganun ka... Alam mo yun? Pag hindi ka ganun ka-arte sa layout, kasi ako, ang ayoko sa ganitong layout, yung paghihiwalay ng mga F keys. Ayan. Kasi, di ba, ang standard is apat-apat nakahiwalay yan. Ito kasi, naka-as-one na lang. Nahirapan ako dyan. So, hindi ko trip yung layout. Ewan ko, mas vanilla kasi ako sa layout. So, ayan. Oldie na eh. Pagpasensya nyo na. Okay. So, ayan. Ito kukunin mo pag hindi ka ganun ka-arte sa layout. Kasi 2-4 lang, kumpletong-kumpleto siya. May notification lights, may numpad ka, may dalawang USB pass-through. Medyo no-brainer, okay? For me, ah, kasi nga, depende sa need mo rin. Pero, di ba, pag office ka, mapapa-numbers ka, syempre gusto mo yung may numpad. So, ayun lang, mas practical. Ayun, okay? Pero pag mahilig ka sa tipid na space, ayan, dito naman itong mga to. Tsaka yung RK61. Unbox na rin natin yung RK61.
Baka sabihin niya, nile-left out ko siya. So, tara. Ayan. Pero kasi yun nga, na-unbox ko na to. Pakita ko lang sa inyo. Kasi dual mode to. Brown ba to? Diba? Halos hindi ko na ma-feel. Minsan, ha? Pero alam mo yun, may iba. Kaya alam mo... Okay, as usual. Aba na switches rin. Tapos, meron rin itong mga USB Type-C at saka, ano to, yung keycap and switch puller in one. So, itong RK61, dual mode. Pero hindi ko nakikita kung paano mo siya i-coconnect. So, most likely, pag dual mode, Bluetooth na. Joke lang, hindi most likely yun. Educated guest ako dun kasi wala siyang dongle. Okay, so, ayan. So, ito yung pinakasimple sa kanila. Pinakamaliit, syempre, 60% keyboard siya. Pero hindi ko nakikita paano siya i-connect. Tingnan natin. Try natin ikabit sa phone ko. Ayan. Wow! Ayan, Q1. Ano ibig sabihin? Baka naghahanap siya. Tingnan natin kung mahanap siya ng ano ko. Phone. Ayan! Okay, okay. So, di ba? Kaya kailangan nyo talaga yung manual eh. Para maintindihan natin kung anong problema ng isang bagay. Diba? Sana sa mga babae, may manual rin sila, di ba? Para nalalaman natin kung anong problema. Okay. Ayan na, RK... Oh! Meron RK 3.0 at saka 5.0. Ano ibig sabihin nun? Siyempre, gusto natin yung 5.0 eh, di ba? Pero ano ibig sabihin nun? Nako, may dalawang mode pa pala to. Gusto natin yung 5.0 para mas mabilis. So, pwede sa phone, yes, dahil Bluetooth yung dual mode niya. So, feel ko, okay rin to kasi, di ba? Handy siya. So, pwede mong dalhin. Yes, magaan siya. Siya yung pinakamagaan sa apat. Siyempre, siya yung pinakamaliit eh. So, konting typing test lang tayo. Okay, so medyo may pumipitik sa spacebar. Ano yon? May lube rin naman. Same PCB rin naman siya. Kita ko color blue eh. Oh, 5-pin rin siya. Lahat pala sila, ano ah, north-facing yung ano PCB nila. Yung para sa switches. So, ewan ko kung nagmamatter sa'yo yun. Ayan, sinabi ko lang. Pero yun, typical naman, maganda yung puti. Ewan ko, recently, mas nahihilig ako sa puti. So, yun lang. Tapos na. At around 1,650 pesos. Links will be at the description down below na lang, guys. Sana natuwa na kayo sa akin ulit. Ewan ko. Recently, parang wala tayong views. Okay, so hindi nyo nagugustuhan yung mga content ko. Okay, so ayan. Binigyan ko kayo ng 4 na Royal Clutch sa isang video. Matuwa kayo dyan. So, kung natuwa kayo, like this video naman. Kung nakatulong naman ako sa pag-shopping nyo. At kung natuwa kayo sa content ko ngayon, and consider subscribing na lang to support the channel. Okay? And my other social medias na lang rin. Minsan nag-upload ako. Madalas na ngayon, tinatry ko. Okay? So, sige na. Let's do this again next time. Bye-bye!